Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And po, welcome ulit sa ating live update. And may kasama naman tayo na nagdapo sa kanyang pag-aaral. So, ayan po. So, pwede mo tayo magpakilala sa ating mga manonood. Hello! Ako po si Jean Santos. Ayun. Ewan ko, no? 15 years na yata ako dito sa Kuwait. Sa Kuwait! Ayun. Then, nag-work ako sa clinic. Tapos ngayon, dumarami akong extra oras. Yun. So, kaya nagpag-isip tayo na. Kasi naman tayo na. Mambay. At least, malagdagan yung knowledge natin. Yun. Eh, wala akong kalam-alam sa computer. Ayun. Kasi, ayun din na kailangan natin ngayon. Simple lang ng pag-book ng ticket at saka kung ano-ano pa naman kailangan i-form. Kailangan talaga ng computer knowledge. Oo, kasi kahit pinut-pinut, hindi ako marunong. Pero ngayon, confident na. At least, marunong na. Hindi pa masyadong hasa sa Excel. Doon na tayo. Oo. So, yan. Paano ka nakapag-design na mag-enroll dito sa computer secretarial natin? Kasi, eto kasing friend ko dati. Parang kapitbahay. Nag-aaral siya dito. Then, caregiver yata, parang gano'n. No? So, sabi ko, paano ba? Last 2 years pa yun. Then, sabi niya, maganda, ganito, kasi maraming choices doon. So, nag-inquire ako, then nag-inquire lang ako. After a year, kinalimutan ko na yung inquire. Then, after, hanggang sa wala na naman akong magawa, sabi ko, ang dami kong extra oras. Kaya nga. So, nalap ko yung number niya, no? So, nakita ko. Then, yun nga, sabi ko, sige, mag-try nga ako. Then, yun. Nung nag-try na ako, sige, ano kayo maganda? Kasi kailangan kong matuto, no? Tsaka may knowledge na rin ako sa mga medical course. Sabi ko, computer na lang ako wala ko. Iyan na yung isang ngayon, eh. Bakit ako? Kung walang alam. So, yun nga, tumawag ako na ganun na. Nagtumawag muna ako. After ilang months ulit, wala na naman. Napending na naman siya. Napending na naman. Then, pinulit ko na naman. Sabi ko, sige, this time, tuloy na. So, yun, no? Pugunta na ako. Tuloy na. Parang kabilis naman, no? Parang kailan tayo nag-start. Tapos na kayo ng course. Gusto mo pa? Kaya nga. Kasi nga, once na naandun na sa routine mo, trabaho, tapos papasok ka sa klase, tapos sa bahay. Kaya nga, diba? Kasi parang, parang nagdag skills at the same time, nagagamit mo yung oras mo. Totoo yan. Kaya nga. Kesa naman na, nabobore ka lang kasi minsan pag wala ka nang ginagawa sa bahay. Yes. Kaya, oo. Sayang yung ano, yung lahat naman ng mga tao ngayon, marunong na sa computer, lahat. Lahat na ng electronics, no? Ako na lang yata, hindi na rin yun, no? So, kailangan natin sumabay sa panahon. Siyempre. Huwag natin pag-iwanan yung sarili natin. So, yan, sa computer secretarial, sumana tayo ng siyang core subject, may, digital literacy, Word, Excel, PowerPoint. Alin doon yung pinaka-challenging para sa'yo? Ang lahat doon parang challenging, eh. Ano yung pinaka-challenging? Ay, ano ko talaga lang. Ang pinaka-mahirap. Ang pinaka-mahirap talaga yung, Excel. Excel. Kasi numbers and the formula. Ayun. Iyakan ko talaga. Marami naman, iyak na yan. So, kahirap. Sabi ko, ayoko na. Ituloy. Kasi, ang hirap-hirap talaga. As in, alam mo yun, kahit anong gawin mo, ayaw talaga pumasok. Oo. Kasi kung may mali ka lang isang formula, hindi talaga siya papasok. Hindi talaga. So, yun, sabi ko, hindi ko nalang papasukan the next day. Mag-review na lang ako ng mag-review. At mag-relax muna ako ng ilang day. Kasi pagod tayo sa trabaho. Kasi pumasok natin sa klase yun. So, yun. Numbers na yung harap. Madali lang pala. Kasi paano madali. Mag-gets na, alam mo na yung... naman talaga is mahirap naman talaga. Pero pag nag-gets mo na kung paano gawin yun, yun, step by step, okay na yun. Sila alam mo yung formula. Yes. Oo, kasi pag hindi mo alam, hindi mo makukuha yung total. Lalo pa naman yung Excel, lalo na kung sa office work, yun talagang pinakagamit. Inventory lahat. Computations. Stress talaga. Pero at least, ayun, naano na natin yung Microsoft Excel. So, ayan. Ayan na naman yung pinaka-paborito mo doon. Pinaka-favorite. Yung bago ngayon, yung PowerPoint. PowerPoint. Kasi designing yun. So, alam mo yun, inahabot ako yun ilang araw kasi gusto ko pa ng madami. Add pa ako ng add, tapos edit my edit. Ano mo yun? Magaling kasi doon, pwede ko lang gumawa doon ng pictures. Lahat. Animation. Ang saya, nakakatawa yun. Nakaka-enjoy mo talaga. Kasi nag-usap kami ni Ma'am kapon, sabi niya, last day ko na, gusto ko pang matuloy. Gusto ko pang matuloy. Alam mo yun yung, hindi ako pumapasok araw-araw, para humaba pa yung araw. Kasi parang,
nag-enjoy ka kasi mayroon ka natutunan on that diba? Day. Kung magkakada araw, may natutunan kang bago. Oh, kasi interesting kasi kapag mayroon. Parang challenge ka kung baga na itawag niyan, i-explore pa kung ano pa yung kaya natin. Marami pala ang meron sa loob ng computer. Hindi ko alam yun. Hindi lang si Chacha Chacha. Marami pa ang mga designs doon. So, ayan po, ma'am. So, congratulations. At sa ngayon, tapos na. Diba? Talaga. So, ayan po sa ating mga manunod. For sure, katulad mo rin natin na hinahold muna yung kanilang pag-aaral, pag-aad ng skills. Ano yung message mo sa kanila na sa ngayon, nag-aalangan pa rin mag-enroll? Ay nako, mag-enroll na, no, mag-ipon, hindi naman masyadong kamahalan, magkano lang din naman, di ba? Magagastos mo yung pera sa labas. Yung pera na yun, parang shopping mo yun, maubos na yun. Then at least, no, marami kang matutunan no, pagkatapos, mamili ka madaming courses, no, marami. Gusto mo mag-abroad, edi mag-abroad certificate na naman. So, gusto mo, kasi lahat naman ngayon, puro computer na, di ba? Ganon. Edi, kaysa naman, nakadukbot ka lang doon sa cellphone, no? Sayang nga, bibili ka ng mahal na cellphone. Yes. At ano natutunan mo doon sa loob? Samantala, madami pa lang, pwede magawa doon. Edi, mag-enroll na para, di ba, ma-enhance. So, yan, maraming salamat, ma'am. Sa pag-ano dito na sa pag-share ng mga experience niya rin sa ating mga ka-PFW na yun, i-spend niyo yung oras niyo wisely kasi nga tinatawag nila is time is gold, hindi nga natin maibabalik. So why not na habang may panahon, so kung gusto mo mag-upgrade ng skills, mag-upgrade tayo habang nasa abroad kasi pag sa Pilipinas medyo gipit na tayo. Totoo yan. At saka pwede ka mag-apply ng kahit ano kung kailan ng pasa computer, yes. Sa panahon ngayon kasi wala ka lang sa computer, ma-left behind ka talaga sa mga opportunities. So, magiging ano na lang yung trabaho mo, diba? At least sa office or something, diba? Marami kang choices. Yeah, may kang choices. Yan ang kinagandaan kapag marami kang skills. Kung wala kang skills, syempre limited lang din yung options natin. Tsaka kung may extra kang pera, pwede ka mag-business para, alam mo yun, diba? Computer shop, diba? Usap-uso yan ngayon, lahat is yung printing-printing, sabi gano'n, diba? Mga pag-aaral ngayon ng mga sasante, puro computer na sa Pilipinas. At least, who God knows, meron kayong na may pondar na business. So, related sa computer. Yun. Diba? Yun. So, maraming salamat, ma'am, sa na motivations natin. And sa mga kabayan natin, pwede kayo mag-message dito sa ating chat box below or di kayo mag-message sa ating WhatsApp number +9659302850. And, yun, konta kayo at pwede kayong bumisit dito sa office natin. We are located in Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So, yun. So, maraming salamat and, yan, abang tayo sa more live update and kwentuhan kasama ng ating mga, mga students din na nagtatapos dito sa atin sa courses dito sa ICSA. So, maraming salamat and God bless you everyone and see you more on our live updates. Bye po. Salamat. Maraming salamat. Kwentuhan lang. So, yun.